everyone. Today is February dahil Love Month ngayon. Ang pag-uusapan po natin sa ating devotional starting today is love o pag-ibig. There are many types of love and atin pong titingnan sa devotionals natin this month ang kahulugan ng tunay na pag-ibig at ang saklaw nito sa daily affairs of humankind. I believe marami na naman tayong makikita na mga kung ano-anong pamamaraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Sa social media pa lang, may mga nakikita tayong mga graphic designs na laman ay sweet messages, which catches our attention. May mga FB pages po akong nakita at may mga pinopost po silang mga photos na merong message na kagaya nito. Dear Coffee, thank you for existing. Or your hands fit in mine like it's made just for me. Yung mga messages na tipong nagpapaalala sa atin na tayo ay mahalaga at minamahal. Meron din tayong napapanood ng mga vlog or webinar na ang theme ay either True Love Waits or How to Find the One. At ilang mga photos or videos din ng mga dates or anniversaries or wedding proposals. So ilan lamang ito sa napakaraming pamamaraan ng pagpapahayag ng mga nararamdaman o pagpapakita ng pagmamahalan ng bawat isa. Kapag nagustuhan natin o hindi nagustuhan ang content, atin po itong binibigyan ng reactions. Pwedeng heart, like, angry, or sad. Or atin pong sinishare sa ating friends and family. Sa ganitong paraan, napupunta po sa mas maraming lugar pa o tao ang message or post na iyon. Kaya this morning, I encourage everyone na gawin din natin ang pagbabahagi ng devotional na ito upang ang Word of God ay makarating sa iba pang mga tahanan. So this morning, gusto ko pong sabihin na maraming mga pamamaraan ang pwedeng gawin para maipakita o maipahayag ang ating pag-ibig. Pwede tayong maging creative, kagaya ng mga nabanggit ko kanina, ng mga post sa social media. Kapag meron ho tayong minamahal, may mga ginagawa tayong sacrifices para sa kanila. Gaano man kahirap ito ay ginagawa natin dahil mahal natin. Sa umagang ito, alalahanin din natin na hindi tayo ang nagsimula nito. Dahil sabi pa nga ng Bible, we love because He first loved us. Nagmamahal tayo dahil una tayong inibig ng Diyos. Nagagawa natin ang pagsasakripisyo dahil una natin itong naramdaman mula sa ating Diyos. He is the one who taught us what is love. Ano nga ba ang pag-ibig at ano ang pamamaraan na ginawa ng Diyos upang ito ay pakita? In the book of Romans, mababasa po natin ang scripture na ito in chapter 5 verses 1 to 11. Babasahin lang po natin ang verse 8 at sabi doon, "But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa." Ito ang nakakamanghang pamamaraan ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi sa verse, nung tayo ay makasalanan pa ay namatay si Kristo. Sabi sa Bible, it is rare na may isang taong isasacrifice ang buhay niya para sa isang matuwid na tao. At sa isang mabuting tao ay posibleng merong mag-dare. Kung mahirap itong gawin sa isang matuwid na tao, paano pa kaya sa isang makasalanan? Will you dare to die for someone who has done evil to you, who has hurt you, who has lied to you, who betrayed you, who cheated on you? Mahirap, di po ba? Pero ang Diyos, ginawa pa rin niya kahit nire-reject pa rin ng tao ang love na ino-offer niya sa kanila. Pinili pa rin ng Diyos na isacrifice ang buhay niya para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Bakit gagawin ng Diyos ang ialay ang buhay niya para sa atin? Dahil siya ay pag-ibig. Ito ang pag-ibig ng Diyos, the Father's love. Alam ng Diyos na wala tayong lakas o kakayahan upang sagipin natin ang ating mga sarili mula sa parusa ng kasalanan. Kaya pumarito siya at piniling maging kagaya natin. Iniwan niya ang kalangitan upang makasama tayo dito sa mundo. At sa huli ay namatay siya sa krus upang i-cancel ang punishment, upang hugasan tayo sa ating karumihan at upang ibalik muli ang ugnayan natin sa Diyos Ama.
through Jesus Christ, we received reconciliation. We are now friends of God. In John 3:16, sabi doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay tubusin. Ano ang right response natin dito sa offer ng Diyos? We repent and believe. If we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised Him from the dead, we will be saved in Romans 10 verse 9. That is what God's love can do. His love saves, His love redeems, His love restores. For God is our lover, He is our redeemer, He is our restorer. Sa unang araw ng February, magalak tayo dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ ay natanggap natin ang reconciliation. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, hindi na rin tayo powerless at wala na rin condemnation dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ginawa na tayong matuwid. Nawa ay madama ninyo muli sa umagang ito ang labis na pag-ibig ng Diyos sa inyo. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Lagi ho natin sana itong isulat sa ating puso at isipan. Tayo po ay manalangin. Join me in prayer. Our Father in Heaven, Your love is so deep and so high na kahit ano pa man gawin naming pagsukat nito, ay hindi po namin lubusang masusukat ito ng buo. Ang pag-ibig mo ang siyang bumabalot sa aming buong pagkatao. At kahit ano pa man dito sa mundo o sa kalawakan, ay walang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ni Kristo. Manguna ka sa araw na ito at pagpalain mo ang bawat isa, lalo lang na Panginoon, ang mga nanonood ngayon sa devotional. Aabutin mo sila ng iyong pag-ibig at samahan niyo po sila sa kanilang sa kanilang mga gagawin today. Pagpalain mo kami, Panginoon, at salamat sa pag-ibig mo. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating devotional this morning. And tomorrow again, join us for another message of love na ibabahagi po sa atin ng ating isa pang kapatid sa Panginoon. God bless everyone and enjoy your day.